Umawit ng kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa mga
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklo sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon napakita kay Solomon sa panaginip. Anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili na manghabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya't ako'y nangangakong susundin ang kautosan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautosan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos.
katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako'y mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinatawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikakabuti, sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga Niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kaya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta.
Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo, isa sa mga napapansin ko kapag ako'y nagbibinyag, parami na po ng parami ang mga ninong at ninang. Bakit po kaya? Para marami siguro yung regalo. Yan, para maraming mapupuntahan yung mga inaanak kapag Pasko, maraming matatanggap. Tunay na mahilig tayo sa regalo. Gusto natin na nakakatanggap ng maraming regalo. Minsan, sa panahon ng binyag, sa dami ng regalang binibigay sa ating mga bata, nakakalimutan na natin yung pinakamahalagang regalo sa lahat. At ano iyon? Sa panahon ng binyag, ang pinakamahalagang regalo sa atin mga kapatid ay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Minsan hindi na natin nakikita yung halaga nito, kaya hindi natin napapahalagahan yung kaligtasan natin. Hindi natin napoprotektahan at hindi natin natatanggap. Sabi po ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sa simula pa lang alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Sino po ang sa Kanya? Tayo ang sa Kanya. Ito po yung unang gustong maging malinaw sa atin ng mga pagbasa ngayong Linggo. Tayong lahat ay sa Diyos. Pinapahalagahan niya tayo. Kaya sana mapahalagahan natin yung regalo ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, buksan natin yung ating mga puso sa sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Narinig natin sa Ebanghelyo na may isang tao na nakakita ng kayamanan sa isang bukirin. Yung bukid ay hindi sa kanya. Anong ginawa niya? Ibinenta lahat yung ari-arian para mabili yung bukid, yung bukirin. At para makuha yung yamang nakita niya. Hindi ho ba ganun tayo kapag may nakikita tayong mga bagay na mahalaga para sa atin? Kapag may gusto tayong mga bagay, ang ginagawa natin, pinagsusumikapan na makaipon para makuha agad iyon. O kaya naman kapag may natagpuan tayong mahal natin, mahalaga para sa atin, hindi ba iniiwan natin ang lahat? Hindi na tayo tumitingin sa iba? Sa Kanya na lang tayo tumitingin at ginagawa natin ang lahat para makuha lamang Siya. Dahil Siya ay mahalaga para sa atin. Mga kapatid, binubuksan ng Ebanghelyo yung ating mga mata sa napakalagang handog ng Diyos para sa atin, ang Kanyang kaharian. At ang nais ng Diyos, mapahalagahan natin iyon. Kaso ano pong nagiging problema? Bakit natin hindi napapahalagahan yung handog ng Diyos na kaharian? Sabi po ng aking profesor dati, ang handog daw ng Diyos sa bawat isa sa atin ay paraiso. Ngunit kadalasan, pinipili natin ay piraso, kaya tayo nagkakapira-piraso. Ano po ba yung mga piraso na pinipili natin sa mundong ito? Ito po yung mga bagay na nagbibigay lamang ng saya sa umpisa, dagliang kasiyahan, temporary happiness. Ito yung mga pangaakit ng masama na piliin natin yung mundo, yung mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos. Unahin natin yung mundo kaysa sa Diyos sa mga material na bagay at unti-unting pinapakalimot sa atin na may Diyos pa. Yung mga piraso, ito rin po yung mga pangahatak ng Diablo na piliin yung kasalanan, yung bulong ng masama, na gawin mo ito, piliin mo ito, masaya ito, masarap ito, hayaan mo na, huwag mo na silang pakinggan,
hanggang sa naadik ka na at hindi ka na nakalaya sa kasalanan. Unti-unting pinapabaliwala sa atin ng Diablo ang boses ng Diyos. Sa una masaya, pero sa dulo, hirap na tayong makawala. Ang nangyayari ay naiiwan nga tayong pirapiraso, naiiwan tayong wasak, hindi tunay na maligaya. Kahit na marami kang yaman sa mundo, palaging may kulang. Ganon po tayo niloloko ng Diablo, na piliin yung kasalanan kaysa kalinisan. Ganon tayo pinipili ng Diablo, na piliin ang piraso kaysa paraiso. Nag-uumpisa sa maliliit na mga bagay, hanggang sa mawala na talaga tayo. Nakakalungkot na hindi natin matanggap yung biyaya ng Diyos na paraiso. Kaya mga kapatid, ang unang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggo, tayo ay sa Diyos. At ang Diyos ang handog sa atin ay paraiso. Nawa mapahalagahan natin ito. At ngayon, ang pangalawang tanong ko, anong makakatulong sa atin upang mapili at matanggap yung handog ng Diyos na paraiso? Bago ko po sagutin iyon ay may kwento po muna ako. Dati po bago ako maordinahan, ako ay nagkaroon ng pagkakataon na magtrabaho. At sa trabaho po na napasukan ko, ang tawag na nila sa akin ay Father. Kasi alam naman nilang nagpapari ako. At may lumapit sa akin na isang katrabaho ko at ang tanong niya sa akin, Father, parang hindi sinasagot ng Diyos yung aking mga panalangin. Sabi ko, ano bang panalangin mo? Sabi niya, ang panalangin ko, Father, ay yumaman ako. Sabi ko, ano bang nangyayari? Ba't hindi ka nakakaipon, hindi ka nagiging mayaman? Sabi niya, nakakaipon naman ako, Father. Pero sa tuwing nakakaipon ako, bigla namang nangangailangan yung pamilya ko. Bigla namang nangangailangan yung mga taong mahalaga para sa akin. Hindi ko matiis na hindi maglabas ng aking naipon para sa kanila. Sabi ko sa kanya, baka naman hindi yaman sa mundong ito yung pinapaipon sa iyo ng Panginoon. Baka yaman sa kalangitan. At yun yung mas mahalagang yaman na dapat nating pag-ipunan. Dahil yun yung yaman na tutulong sa atin para matanggap yung buhay na walang hanggan. Sabi niya sa akin, wala na akong laban sa iyo, Father. At nakakatawa, dahil after some time, yung katrabaho ko pong iyon ay nag-aabot na po ng pera. Sasabihin niya sa akin, Father, abot ko sa iyo itong pera. Pang charity ko po. Ikaw na po ang bahala kung saan mo ibibigay. Hindi na siya malungkot at nagdadalawang isip na maglabas ng mayroon siya. Maligaya na siyang nag-aabot ng pagmamahal sa ibang mga tao. Anong nagkaroon siya? Pusong maunawain at may karunungan. Naging malinaw sa kanya kung ano yung mahalaga at isinasabuhay niya yung kahalagahang nakita niya. Ito po yung biyayang binigay din kay Solomon sa unang pagbasa. Pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Kay Solomon po, ito yung biyayang nakatulong sa kanya para mapamunuan niya ng maayos yung bayan ng Diyos. Dahil alam ni Solomon na kung wala yung karunungan ng Diyos sa buhay niya, hindi niya kaya ng sa sarili lamang niya. At ito po yung hilingin nating grasya sa linggong ito. Dahil ito po yung sagot sa tanong kung ano yung makakatulong sa atin para matanggap yung handog ng Diyos na paraiso. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Ito yung biyayang makakatulong din sa atin upang mapamunuan natin yung ating buhay ng maayos. Dahil kung wala ang Diyos, tandaan po natin, kung wala ang karunungan ng Diyos sa ating mga buhay, hindi rin tayo makakalakbay ng matiwasay dito sa ating mundo. Uulitin ko po mga kapatid, yung grasya na hilingin natin, bigyan nawa tayo ng pusong maunawain, marunong makinig upang malaman natin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin. At bigyan rin tayo ng Diyos ng karunungan na makilala yung masama at magaling upang maiwasan natin yung mga pangaakit, mga pangahatak ng Diablo sa ating mga buhay.
at upang mapili natin yung magdadala sa atin sa napakalagang biyaya ng Diyos na paraiso. Sabi nga po ni Jesus sa ibang tagpo ng Ebanghelyo, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you." Mga kapatid, ang panalangin natin, ang panalangin ko para sa bawat isa sa atin sa linggong ito, maging maliwanag kung ano yung mahalaga sa buhay natin, yung kaharian ng Diyos. At nawa, mabigyan tayo ng grasya na makita yung kahalagahan nito upang makapaglakbay tayo ng matiwasay papunta sa regalo ng Diyos na paraiso. At mapili nawa natin ang paraisong ito ngayon pa lang upang handa nating matanggap ito sa dulo ng ating mga buhay. Patuloy po nating papurihan ang Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Buong pagtitiwala nating idalangin, maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristong anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa aming pamahalaan ng paghihirap ng tao, bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya at ng mga nalulong sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero ng Mission Society of the Philippines upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Amang maawain, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian at puspusin mo kami ng iyong makapangyariang salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naway
Nalimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanang ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pag-asabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Laliman kung may unos ang
labanan. O sa gabi, kadiliman, mitala ay walang tanglaw. Panginoon ang malingan, Panginoon ang asan. Announcement. Sa pag-aalay po natin ng ating mga panalangin at pagsasakripisyo para sa mga biktima ng Bagyong Egay, magkakaroon po tayo ng second collection para sa naging biktima ng nasabing bagyo. Tumulong po tayo. Walang sino man ang sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay Diyos ng kapiling niya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-aalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalubong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nazareno, nilulwalhati.